What's up, this is MC. Welcome sa game ko sa round number 2 doon sa PSC Para Chess Tournament. Dito naman, kulay white na ang gamit ko. Ang kalaban ko ay, katulad ng sa first round, kinakailangan niya rin gumamit ng board, actual board, yung nilalaroan natin pag on the board. Then, yun nga, tulad na na-explain ko doon, babanggitin ko yung tira ko, gagawin niya sa board niya. Then pag nag-move siya, yung arbiter yung mag-move sa digital board. Ang pangalan ng kalaban ko ay si Kuya Melchor Pizarro. So yun nga, kulay white ako dahil last game kulay black ako. Parang napaka-unfortunate naman pag dalawang black magkasunod, 'di ba? Lalo na first two rounds, no. So dito ang ginawa ko e4. Then ang ginawa niya naman e6. Ang sinundan ko ng knight c3. Then dito ang ginawa niya e5. Pero dito, sa tingin ko, ang problema na mali siya ng inaakala niya ng move. Akala niya siguro yung first move niya d6, then e5. Kaya lang kasi mali yata yung nabanggit niya. Hindi ko alam kung mali yung nabanggit niya or mali talaga yung inaakala niyang na move niya. Kaya naman, nagsayang siya ng isang tempo, taas block pa siya, so super delayed siya sa development sa opening. Dito nag-bishop c4 ako at medyo masaya na ako sa tempo kasi meron ako dalawa na develop na piece, siya wala pa kahit isa. So dito, nag-develop na siya ng isang piece sa f6, knight f6. Dito nag-knight f3 na ako, threatening yung pawn sa e5. At threatening knight g5 din. So para atakihin yung pawn sa f7. Kaya dito ang ginawa niya, h6, para hindi makatalon yung knight ko. Kaya lang, yun nga, hanging na yung pawn sa e5. At dito, nagulat siya kasi, yun nga, akala niya siguro, d6 yung first move niya. So dito, naghang siya ng pawn, very, ilang moves na ba? 1, 2, 3, 4, 5 moves. Dito, nag d5 siya. Mali yung pinang-capture ko dito, dapat siguro bishop or knight yung pinang-capture ko. Pero pinang-capture ko pawn. Dahil ang point ko nun, gusto ko ma-open yung e-file. Tapos, gusto ko hindi rin siya makapag-knight c6. Pero yun nga, ang objectively best move ay knight takes d5. Which is next time, kung mauulit man to or basta same position, taas yung idea ganun, kailangan nang ipantake ko yung knight. Pero syempre, analyze ko pa rin. Kaya lang nagkaroon ako ng connotation, ng idea na dapat hindi mababarahan yung bishop ko sa pag-attack sa f7. So dito, nag-queen e7 siya, hindi rin ako fan ng move na yan. Bakit? Dahil delayed na nga siya sa development, yung bishop niya, hindi niya pa malalabas ng mabilis kasi natakpan ng queen. So mamroblema din siya, yung king niya nasa gitna, di ba? At ready na ako mag-castling. Kahit ina-attack niya pa yung knight ko. Bakit? Kasi pag kinapture niya yan, may rock iwan. Simple trap. So, lugi siya dyan kasi na mapipin yung queen sa king ng napakaaga. Diba? So, syempre hindi niya kakapture yan. Alam niya rin naman yon. Ang ginawa niya, knight bd7. Dagdag pressure lang dun sa knight. So, ako instead na capturing ko, na pwede niya naman capturing back gamit yung queen, ang ginawa ko na lang, maintain lang ako ng pressure sa center. d4. Ang ginawa niya dito, tinake niya yung knight sa e5, tinake ko gamit yung pawn, at again, hindi niya pwedeng itake yan gamit ang kanyang queen. Same idea, rook e1, pin. So dito ang ginawa niya, queen c5. Yun nga, para malabas niya na yung bishop niya, at syempre, atake sa bishop ko sa c4. So dito, pwede ko nang itake yung knight, then magpo-pawn take siguro siya, then magche-check ako, diba? Or hindi, ang gagawin niya, queen takes, bishop c4 pala. Pero dito ang ginawa ko, bishop b5 check muna. Nag-bishop d7 siya, hindi ko agad yan naisip nung game. Hindi ko alam kung bakit. Ang mga inisip ko lang na gagawin niya c6 tsaka knight d7. Pero napaka-obvious din ng bishop d7. Hindi ko lang alam ba't hindi ko siya naisip. Siguro nagmadali ako masyado. Dito, tinake ko na yung knight sa f6, tinake niya yung bishop ko sa b5, tapos may atake siya sa rook ko sa f1. Kaya maganda yung rook e1 kasi nailag ko na, tapos may check pa ako, diba? So dito, hindi niya pwedeng iharang yung bishop dahil may pawn. Kakapturing ko lang yun. So king d8 forsado. At dyan, wala na siyang castle rights, diba? So dito, ang ginawa ko, bishop e3, atake sa queen sa c5. Tempo gaining move. Then nag-queen c4 siya. At dito, feeling ko nung time na yon, genius tong move na to. Ambisyoso lang pala ako. Queen d4. Na lang iniisip ko, pag tinake niya, titake ko, may pressure ako doon. Tapos may pressure ako dito. Pero,
hindi niya naman pala kailangan i-take yung queen ko. Ang ginawa niya, nag g6 lang. Para wala nang tension dito. Tapos, kung i-take ko, edi i-take ko, i-take back niya lang. Wala siyang problema. So, dito, tinake ko na lang yung bishop niya sa b5. Tinake niya gamit yung queen para hindi malugi. Then, c4. Atake sa queen. At hindi niya rin pwedeng capture yung b2 kasi defended yun ng queen from d4, di ba? So, queen d7 ang ginawa niya, retreat lang, then nag-c5 na ako. So, ang plano ay mag-push at kontrolin yung kanyang base. Dito, nag-h5 siya. Ang inisip ko dyan, ang idea niya, bishop h6. So, dito ang ginawa ko lang, bishop f4 lang kasi wala naman akong problem kung mag-bishop h6 siya. Dito, nag-h4 siya. Ang idea niya pala, manggulo sa kingside. Pupush niya lang tong pawn. At dito, ano bang ginawa ko dito? Ginawa ko na yung move na iniisip ko kung ba't ako nag-bishop f4 para ma-open yung e-file. Meron akong rook e7 sacrifice. Kung let's say, hindi niya ka-capture rin yan like queen c, ano lang, queen b5, meron na tayong take dito or rook takes or bishop takes. Kahit ano doon, super duper winning na. So, kailangan niya i-take yan. Gamit yung bishop, syempre. Hindi pwedeng yung queen lugi agad. Ang idea ko kaya ako sinacrifice yan kasi pag nag-pawn takes ako, we check yan. Tapos ma-open na yung attack ng queen ko doon sa rook niya, di ba? So, kapag tinake niyan gamit yung queen, I guess meron na ako dito, ano bang good move dito? Ay, hindi. Ang isip ko pala, pag tinake niyan gamit yung king, meron akong rook e1, di ba? So, mapipilitan din siyang bumalik, let's say dyan, lalo pang napasama, di ba? Queen takes h8. So, mati siya dyan. Kaya ang ginawa niya dito, yung only surviving move, queen e7. Kaya lang, hangin yung rook sa h8. So, tinake ko na yun. Binaba niya yung queen dahil pag inangat niya yung king sa d7, hangin naman yung rook sa a8. So, luging-lugi na talaga. Kaya, binaba niya yung queen. Dito, pwede na ako mag-trade. Siguro, dapat ito nga yung ginawa ko. Then, atakayin ko itong kanyang pawn sa h4 with bishop g5. Kaya lang dito ang pinili ko, bishop g5 muna, check, king d7, queen takes e8, rook takes e8, bishop takes h4. Dito, feeling ko nun, ang ganda ng tira ko kasi na-take ko yung pawn, parang nag-insert ako ng check na useful. Kaya lang dito naisip ko na active na rin pala yung rook niya. Hindi katulad kanina, yung king yung ka-capture dun, di ba? Dito sa case na to. King yung ka-capture, so wala siyang activity. Kaya lang, hindi ko agad siya na-realize. So, next time, sana ma-realize ko na pag maulit yung mga ganyang posisyon. Excuse me. Then, dito yun nga, na-take ko yung pawn sa h4, then nag-rook e2 siya. So, pressure na siya sa mga pawns dito. Nag-bishop f6 ako, depensa sa pawn sa b2. Nag-b6 siya, pressure sa pawn. Then, nag-b4 naman ako, depensa sa c5 pawn. Dito, nag-rook dito siya, pressure sa d5 pawn. At ang ginawa ko dito, nag-g4 na ako. Hinayaan ko na siyang i-take yan. Sige na, gagawa na lang ako ng pass pawn dito with g4, h4, h5, takes, then push. So, tinake niya na yung pawn sa d5. Tinake ko yung pawn sa b6, c takes b6. Tinake niya gamit yung c-pawn, c takes b6 din. Then dito, nag-h4 na ako. Hindi na mapipigilan tong idea ko na to. So, ngayon, mapipigilan pa kasi may rook pa. Ang ginawa niya dito, king c6, ang idea niya siguro magiging b5 papasok. So, ang ginawa ko a4 para kontrolado ko yung b5. Wala siyang lusot. Then, dito nag-rook d6 siya. So, atake sa aking bishop. Pero dito, ang ginawa ko, rook c1. Check. Para restricted na yung king niya. Kung magpunta siya sa d5, rook d1, atras or kahit saan, tatake ko na yung rook. Kasi, lamang na ako. At meron tayong principle na kapag lamang ka, ang goal mo ay mag-simplify. So, diyan, papabor na sa akin, hindi niya kasi abutan yung aking passed pawn, di ba? Push, takes, push, wala, hindi niya abutan yan. So, dito, hindi niya naman ginawa yun. Ang ginawa niya, pagka-check ko, rook c1, bumalik siya sa b7, king b7. Then, dito, nag-bishop e5 na ako kasi nga ina-atake ng rook niya. Ngayon, inilag ko, tapos ako yung uma-atake. Dito, ang ginawa niya, rook d7, depensa sa c7 square. Dahil meron na akong rook at bishop na nagko-coordinate na control yung c7. Dito ang ginawa ko, h5 na. Tuloy na tong idea na to. Tinake niya, tinake ko, then nag-f5 siya para open yung rook. May access siya dito sa gilid, sa kingside. Pero dito, tuloy-tuloy pa rin yan. h6, nag-rook f7 siya. Siguro depensa dyan, pero wala naman umaatake.
Then dito, nag b5 na ako para wala nang labas yung king niya. So, threatening na ako ng sacrifice dito kasi hindi niya abutan yung pawn. Dito, nag a6 siya, nag rook, c7 sacrifice na ako. So, makakakuha siya ng rook at bishop kapalit lang ng rook. So, lalamang siya doon sa trade. Pero sa posisyon, hindi siya lalamang. Rook takes rook, bishop takes rook, king takes rook, pawn takes pawn, a6. At dito, nag-resign na siya kasi itong pawn sa A ay aabutan niya, pero yung sa H, hindi niya aabutan. So, nag-resign na siya dito. At yan, nakuha kong aking ikalawang panalo. So, unlike sa unang pagkapanalo, dito medyo satisfied naman ako. Though, hindi masyado kasi yung opening niya na mali siya. I hope na nagkaroon kami ng mas magandang laban. Pero, syempre, sino bang tatanggi sa panalo, di ba? Meron pa namang cash prize. So, hindi pwedeng puro ka pride eh, kasi dapat realistic ka din. So, binigay na ng pagkakataon na manalo ako, syempre, titake ko yung opportunity. At yan, nakuha ko yung ikalawa kong pagkapanalo. Hopefully, meron kayo natutunan sa video to, sa laro ko na to, sa aking analysis, at ma-apply nyo sa sarili nyo mga laro. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching, at tabangan ng iba pang videos. Bye-bye!